Hi everyone, this is Sir Arnold and welcome back to our YouTube channel. I am Educado and this is Earth and Life Science. Don't forget to like, write your comment and share this video and subscribe. Welcome learners to our educational videos in Earth and Life Science. Hopefully you will learn a lot, think a lot, and explore a lot. Welcome to Lesson 9, Earth and Life Science, Igneous Rocks. Again, this is Sir Arnold from SDO Antipolo. Let's talk about igneous rocks. General characteristics ito, we have the molten rock siya, which are cooled down and solidified. General characteristics niya ng magma kasi ay parent material or igneous rocks forms from partial melting of rocks, then magma at surface is called lava. Ayan na, malino na ang pagkakaiba ng magma at ng lava. Kapag ang magma ay nasa surface na, ang tawag na sa kanya ay lava. Pero kapag nasa loob pa to, ito ay magma. Ang isang magma, kapag nag-cool down na siya at nasa taas na as lava at naging rock na siya, molten rock, nag-solidify, that is what we call igneous rocks. General characteristic pa rin ng magma tayo, rocks form from lava. Ayan, extrusive or tinatawag natin volcanic rocks. Pag sinabi naman natin rocks form from magma at depth, intrusive yun or plutonic rocks. Isa-isayin natin to mga ka-edukado. Kaya siya rocks from lava kasi nga nasa ground na siya. Extrusive. X. Outside. Then, intrusive naman siya kasi magma pa lang siya at that point pero dun sa loob ng vulkan na-form na siya as igneous rock. That's why it is also called as plutonic rock. The nature of magma consists of three components. We have the liquid portion o yung nag-meltdown talaga sa kanya. Meron ding solid part, usually made up of silicate minerals. We have the volatiles or dissolved gases in the melt, including water vapor, carbon dioxide, and sulfur dioxide. Of course, ang mga magma ay nagki-crystallize. Ang crystallization ay cooling ng magma resulting into systematic arrangement of ions into orderly patterns. At kapag itong mga silicate minerals na to ay nag-result ng crystallization, of course, predictable na ang kanyang order. Usually, it can be determined by texture, size, and arrangement ng mineral grains niya. Sa texture, it is used to describe the overall appearance ng rock based on the size, shape, and arrangement ng minerals niya. So, yung ibang talagang nag-aaral nito, kinakapay, hinihimas-himas yung bato, kapag ito ay makinis or magaspang, meron ng interpretation yon. Factors affecting the crystal size, of course, kapag yung size niya, yung mga crystals-crystals niya ay medyo malaki, konti lang siya pero malalaki, slow rate yung process nun, nung pagkukool down niya. Kapag marami siyang small crystals, fast rate yun. Masyadong mabilis ang kanyang pagkukool down. Then, meron ding very fast. Itong very fast na to, talagang glass ang nangyari. Factors affecting crystal size pa rin is yung percent ng silica niya na present. And the dissolved gases. Yung igneous rock pa rin, pag sinabing apanitic or fine grain, pag sinabing fine, makinis, no? Rapid rate of cooling or sobrang bilis ng pagkukool down niya. Microscopic ang crystals niya. And ito also have, it may contain vesicles or holes ng, dahil sa gas bubbles. Then we also have the paneritic or coarse grain. Ito naman yung parang nakaumbok yung kanyang crystals. Visible na visible. Dito, slow cooling ang nangyari. Ito yung alpanitic texture. Balikan natin alpanitic, ha? Makinis. Ayan. Hindi mo makita yung mga crystals niya. Kailangan ng microscope. Ito naman yung paneritic. Ayan. Kitang-kita mo yung kanyang
mga crystals. We also have types of igneous rocks based on its texture. We have porphyritic texture na kung saan yung minerals niya ay na-form at different temperatures. Merong large at meron ding smaller crystals or penocris and ground mass. Glassy ng konti ang kanyang texture naman kapag mabilis-mabilis ang kanyang cooling, then resulting rock is called obsidian. Okay? Then also, yung pyroclastic naman, ito naman ay fragmented or fragmental appearance produced by violent volcanic eruptions. Kapag ito ay nag-appear na, medyo hawig na siya ng sedimentary rocks. Yung pegmatitic texture naman, exemptional siya kasi yung kanyang coarse grain ay kakaiba tingnan. Yung kanyang stages ng crystallization ay granitic magmas. Ito yung porphyritic texture. Ayan. Ito yung glassy texture. Then, the igneous compositions, usually, meron, igneous rocks are mainly made up of silicate minerals. Meron dark or tinatawag nating ferromagnesian. Ito yung purong-purong silicate. Like olivine, pyroxene, amphibole, and biotite mica. Then, sa light naman, medyo light yung kanyang itsura or non-ferromagnesian. Dito, yung silicates niya pa rin ay quartz, muscovite, mica, and feldspars. Ito isang example ng pagpapakita kung paano nagkakaroon ng igneous rock, no? From the magma chamber. Yan. Then, it blows up mula dun sa vent niya. Then, ito na yung mga natuyo na cool down. So, depende yan sa temperature at sa pressure na meron. Sa igneous compositions, yung granitic and basaltic. Pag sinabi natin granitic composition, yung kanyang color ay light in terms of silicates. Termed felsic or feldspar and silica to. Then high amounts of silica ang makikita natin. Ang kanyang constituent ay usually continental crust. Sa basaltic composition, dark silicates naman and calcium-rich feldspar. Term mafic or magnesium and ferrum for iron. And in terms of the dense, higher ang kanyang dense than granitic rocks. It comprises the ocean floor and many volcanic islands. Ayan po yung isang example natin. Usually, yung kanyang shore ay bato pala. Yan ang isang example sa Hawaii. Other composition naman din niya, meron ding intermediate or andesitic compositions. 25% nito ay more dark silicate minerals. Associated siya with explosive volcanic activity. We also have the ultramafic composition. Rare to na kung saan composition niya ay high in magnesium and iron. Composed siya ng ferromagnesian silicates. Sa silica content, kapag ito ay ginamit as indicator, pag 45% to 70%, nagpapakita yung rock or igneous rock ng considerable range ng crust. Then, kapag ito naman ay influence ng magma behavior, like for example, yung granitic magmas, high silica ito. Then, yung basaltic magmas naman, much lower silica naman. Ayan. So, iba-iba yung paraan para ma-determine yung kanyang composition. Pwedeng silica content as composition, then silica content influenced by the magma behavior. Ayan. So, ito yung mga example na possible na makikita natin sa rocks, ng sa igneous rocks. Igneous composition pa rin, meron tayong paraan ng pagpapangalan. Meron tayong tinatawag na granitic rocks. Usually, granite to. One example is yung paneritic or 25% dito ay quartz, then 65% dito ay yung kanyang quartz pa din, sorry, yung 25% yung natira, yung 65% yung quartz and
more feldspar ito. Okay? Then, very abundant kasi makikita siya usually sa mga mountain buildings. Yung term na granite includes a wide range of mineral compositions. Ito yung isang example ng granite natin. Sa igneous rocks pa rin, as granitic rocks or granitic rocks, we have the rhyolite. So yung rhyolite na yan, extrusive equivalent of granite din. Contain niya ay glass fragments and vesicles, alpanitic texture, less common and less voluminous than granite. Ito yung isang example niyan. Sa isa pang sampalaan ay yung obsidian, dark colored to, glassy texture. Sa pumice naman, volcanic, glassy texture, then frothy appearance with numerous voids. Yan yung mga halimbawa niya. Ito yung pumice. Then ito yung obsidian. Ito pa isang uri ng obsidian. Then, sa pag ito ay intermediate rocks na ng igneous rocks, we all have the andesite and diorite. Yung andesite, volcanic origin talaga yan. Alpanitic texture. Pag diorite, plutonic naman siya. Then, coarse grain talaga. Ito yung andesite. Ito yung diorite. Kitang-kita naman, no? Yung texture pa lang. Then, sa basalt, volcanic origin to, alpanitic texture nga, composed mainly of pyroxene and calcium-rich plagioclase feldspar, most common extrusive igneous rock. So, again, ang bawat bato ay may kanya-kanyang compositions, textures, and characteristics. Ito yung basalt. We have the gabbro naman, intrusive equivalent of basalt siya, Panneritic texture consisting of pyroxene and calcium rich plagioclase. Significant percent niya ay depende doon sa kanyang oceanic crust. Ting gabbro. We also have yung depende rin sa kanyang pyroclastic rocks. Ito yung composed ng fragments ejected during volcanic eruptions. It has two varieties, yung tuff o yung ash size fragments. Then we also have the volcanic breccia. Ito yung particles niya, mas malaki sa ash. Saan ang galing ang magma? Usually, marami yan pinagtatalunan, pero ang magma talaga ay nanggaling sa isang solid rock. Role ng heat? Of course, dahil sa mataas na temperature, yung upper crust nito ay nagkakaroon ng pagbaba. Kasi nga, umiinit, lumalambot yun, babagsak yung mga lupa, yung mga bato. Then, 30 degrees Celsius per kilometer to ah. Rocks in the lower crust and upper mantle are near their melting points. Then, another is yung additional heat may cause melting. Role of pressure. Siyempre, ang role niya ay nag-i-increase ng confining pressure, lalo na sa pag-meltdown ng rock. Then, sa volatiles din, ang role nito ay it causes rocks to melt at lower temperature. So, mas mahinang temperature, mas maglalambot yung bato or igneous rock. Igneous factors were oceanic lithosphere descends into the mantle. Ito po yung decompression melting. Yan. A single volcano may extrude lavas exhibiting very different compositions. Kapag ang volcanic eruptions po ay nag-exhibit ng unique chemical, geochemical fingerprint, na determine niya ang element percentages. According to Bowen, yung minerals daw ay nag-crystallize in a systematic fashion based on their melting points. And during the crystallization, the composition of the liquid portion of the magma continually changes. Evolution ng magma. We have the magmatic differentiation. Ito yung pag-separate ng namemelt from earlier form of crystals. Assimilation. Ito naman yung uri na kung saan yung magma ay nagkakaroon ng composition ng bato into a magma. Ayan po.
Evolution ng magma pa rin, magma mixing, may mga bagay tayong pinagsasama-sama, usually magma, then nagpo-produce siya ng composition quite different from either original magma. Partial melting and magma formation, incomplete melting of rocks is known as partial melting. Kapag na-form na ang basaltic magmas niya, nagkakaroon na siya ng partial melting of ultramafic rock. Then, yung large outsprings niya, yung basaltic magma are common at Earth's surface. Then, sa pag-form ng andesitic magmas, produced by interaction of basaltic magma and more silica-rich rocks in the crust, then it may also evolve by magmatic differentiation. Nagkakaroon ng partial melting po, ah, ulitin ko po. Ah. Dito, nagkakaroon ng granitic magmas na kung saan yung end product ng crystallization of andesitic magma. Then, yung granitic magmas are most viscous than other magma, so they can tend to lose their mobility before reaching the surface. That's it, everyone. That's it, mga ka-learners. Hopefully, you've learned a lot from these educational videos that we have presented. Always remember, share your knowledge and apply your knowledge. You click the link below for the simple assessment that we have. Again, thank you so much, mga ka-learners. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, I Am Educado. That's it, everyone. Bye!